Oh, we welcome you, Holy Spirit. Take over in my life, Holy Spirit. Purihin ng Diyos, isa naman pong napakagandang umaga. Ang bati ko po sa inyong lahat, kayo po lahat na pinagpala ng Panginoon, lahat po nang naka-tune in sa Himpilang Pinagpala ang DWXI 13.8 kHz sa pitang po ng inyong mga radio at kayo pong lahat na mga nakalagon sa internet dito po sa deltabroadcastingsystem.net. Mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po. Ang palatutunan po ng Diyos, ito po ang meditative song, mga kapatid kay Kristo, ang inyong lingkod, kaibigan at kapatid sa pananampalataya, si Brother Rex America po. Always welcoming the presence of the Holy Spirit, mga kapatid kay Kristo. Kumusta na po kayong lahat sa inyong mga tahanan, sa lahat ng mga kaibigan po natin throughout the world, mga kapatid kay Kristo. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid? At para po tayo pagpalain ng Diyos, tayo po ay dumulog sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, ang iyong pag-ibig walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ang iyong ginawa kay David. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari ang kaharian mo ay mamamalagi. O Diyos na makapangyarihan, kami'y nagpapasalamat sa umagang ito dahil ikaw ang Diyos na siyang aming pinaglilingkuran, ang Diyos na buhay, ang Diyos na tumutugon, at kailan may di nagbago, ang pangako mo'y lagi mong tinutupad. Diyos, samahan mo ang lingkod mo at nawa po'y punuin ng iyong kaluwalhatian ang lugar na ito, maging ang bawat tahanan na ngayon nakatunghay sa iyong palatuntunan. Dalagin po namin, O Diyos, na kami samahan at ang lahat ng mga nahihirapan, ikaw ang kagalingan, ikaw ang aming sandata, ikaw ang aming sanggalang, ang mga salita mong makapangyarihan, O Diyos. Nagtitiwala po kami, O Diyos, na ikaw ay nandyan sapagkat yan ang iyong pangako, that you are the same yesterday, today, and forever, that you are always there in the midst of those people who gathered in your name. Father, we thank you so much, and we bring you back all the glory, honor, praises, and thanks. In Jesus' name we pray. Amen and amen. In the name of the Father, Son, buong daigdig. Ikaw ang may likha. Lahat ng naroon sa iyo nagmumula. Timog at hilagay, ikaw ang naglagay. Bundok, bundok Hermot Tabor ay nag-aawitan. Nagpupuri sila sa iyong pangalan. Ang taglay mong lakas at kapangyarihan ay walang kaparis. Di matatawaran ang kaharian mo ay makatang
saligang batuin ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan at pamamahala na among kinakampanan. Ang aawiting makalangit ay napakasarap mapakinggan sapagkat ito ay papuri at pagsamba sa atin. Wala po tayong magagawa without Him, ano, kapag wala ang Panginoon sa atin. Kaya napakasarap po kapag ang Diyos ay laging kasama natin at kapag Siya ang inuna natin sa ating buhay, mga kapat kay Kristo. Kaya sa pagising pa lang natin sa umaga, masarap po na pagnilayan ang mga salita ng Diyos at tandaan po natin ang mga awiting makalangit ay mga salita po ng Diyos na inilagay po sa pamamagitan po ng awit. At ito'y more than double ang value sa ating pong Panginoon. Kaya nga po si Haring David ay may mga awitin tulad po sa mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga awit, ano, na ito po yung ating binabasa tuwing tayo po ay nagbo-broadcast dito po sa meditative song, sapagkat ito po ay napakasarap kapag po binabasa natin tuwing umaga ang mga awit dito po sa Biblia. Sabi nga po dito sa awit chapter 89 mula po sa verse 8, mga kapatid, sabi rito, O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Sumusunod sa iyo ang dagat mang mabangis, alon mang malaki na patatahimik. So, makikita po natin yung sinasabi kung gaano ka-powerful ang Diyos na ito, mga kapatid kay Kristo. Sabi dito sa verse 15, Psalm 89, Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba, sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahan, sapagkat si Yahweh ang aming sanggalang, ang aming hari, ay siya ang humina, banal ng Israel, siya'y aming sandigan. Ang wika ng Psalm 51, Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, butong ng hihibay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa akin ikain, bigyan mo ko Diyos ng bagong damdamin.
ating pong broadcast tulad po ng ating kapatid na Sister Alice Flores mula po sa Moscow, Russia. Happy listening po and happy viewing dyan po sa Moscow, Russia, ang ating kapatid na Sister Alice Flores. Nagtatanong siya na kung papaano daw niya maibibigay ang kanyang ikapu sa Panginoon. Dati siyang taga Hong Kong at ngayon ay nasa Moscow, Russia. Kaya pwede niyo po yung ipadala dito po sa Servant Leader of El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International, sa ating naka-address sa pangalan ng ating Servant Leader, Mariano Z. Villarde, dito po sa 118 Amor Solo Street, Makati City, Philippines. Mga kapatid, yan po Sister Alice Flores. At pwede rin po kayong tumawag dito po sa Amor Solo, mga kapatid kay Kristo. Yan. At yung ating kapatid rin na Sister Carmen, ano po, siya ay nakikinig ngayon. Magandang umaga po, Brother Rex America. Nakikinig po ako sa iyo ngayon. Salamat po sa mga kantang inyong pinapatugtog. Nabibless po kami sa aming pakikinig sa inyo. Yan, mula po yan sa ating technician na Sister Neri Canyalita. At nawa po ay gumaling ang aking sakit sa sigmura. Yan, at sa anak kong dalaga na si Rhea. Nakikinig po ako ngayon sa inyong radio. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. At kayo din po si Sister Tessa. Gamitin ng ating Panginoon ang ating minamahal na servant leader sa paghahayag ng kanyang salita. Tulad nga po ng sinabi, mayroon po tayong gawain mamaya, mga kapatid kay Kristo, araw po ng Sabado. Yan po ang ating Saturday Family Appointment with El Shaddai dito po sa Ambal City of Faith, San Dionisio, Paranaque City, August 22. Ang time from 3 p.m. to 6 p.m. Mag-i-start po tayo ng 3 p.m. to 3:30, yan po ang opening joyful praise and opening prayer ng MC, ang inyong pong lingkod, ang MC mamaya, si Brother Rex, by El Shaddai Gospel Music Ministry. At 3:30 p.m. to 3:45, ang sharer, ayan, sharing portion po. And 3:45 p.m. to 4, ang joyful praise in preparation for the Eucharistic celebration, yan po ay El Shaddai Gospel Music Ministry. So, ayon po sa ating kapatid na Sister Melly Isguera, ang Eucharistic celebration po ay mag-i-start ng 3:45, mga kapatid. So, instead na joyful praise and worship, yung 3:45 po ang Eucharistic celebration. In-adjust po, ano? So, yan po ang ayon sa ating pong liturgical ministry. Yan po, ayon din po yan sa tawag ni Brother Rico kay Sister Melly, at yan po ang instruction ng ating servant leader. Ang Eucharistic celebration ay 3:45. Yan po, at ang ating mass presider ay si Reverend Father Edward Galora, formator of Disciples of Hope Community ng Fairview, Quezon City. And followed by Lord's Prayer, Psalm 91, and then Bless the Lord, and El Shaddai, purihin ang Panginoon,
10 sa ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ang healing message ng ating minamahal na servant leader Brother Mike Bilarde, and followed by virtual greetings from the preachers. Yan po ang inyong MC, si Brother X po ang inyong lingkod. Ito po ay programa mamaya approved ng ating Head of Education Brother Ray Vargas at ng ating minamahal na servant leader Brother Mike Bilarde. Hinanda po pala, prepared by Brother Ray and approved by servant leader. Yan po ang ating pong program mamaya. Isang kapatid natin si Erlinda, yan po nakikinig po ngayon. Good morning Brother Rex, nakikinig po ako ngayon. Pasama naman sa prayer ang negosyo ng aking mga anak. Brother Rex, pwede ba gamitin ang Psalm 91 ang pangalan ng negosyo? Hindi naman siguro kasi hindi yan po. Hindi naman po pangalan ng Diyos yan. Psalm 91, okay po yun. Isang identity na kayo prayer partner, kaya maganda po yun. Ano? So, ang hindi yung tama ay gamitin yung pangalan ng Diyos sa pangalan ng negosyo. Yan, sa anniversary, Brother Rex, patikim daw ng products na tindan nila. Kaya yung products na yun. Ano? So, happy viewing po and happy listening po kay Sister Erlinda. At blessed happy Saturday morning, Brother Rex America. God be with you always and ever. Stay safe, si Sister Rosario Rosal, ano? Rosario Rosal. Sino ka ba yung Rosario Rosal, ano? So, yan po yung ating mga nanguna na ngayon po'y bukas na sa kanila pong YouTube channel ng Delta Broadcasting. Sister Maribeth Larona, siya rin po ay maagang gumising. At yung ating pang iba't ibang mga kapatid na kapatid Kristo. Ang sabi ng Psalm 51 verse 12 and following, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayo na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan, igatan mo ako o tagapagligtas ko, sa aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tulungan mo ako makapagsalita at pupurihin ka. Sakit na ng madla. Hindi mo nanais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko o Diyos na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Sa iyong kahabagan o Diyos ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing na nasa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. And you are listening here in DWXI Radio Broadcast. Ito po ang meditative song. Sa umaga po ito, si Sister Natividad Duenas, ang sabi po niya ay, Brother Rex, tuloy ba ang gawain mamaya sa Ambel? Yan, hindi po kayo siguro nakikinig sa radio. Ulit-ulit po na binabanggit na tuloy ang gawain po. Kababanggit ko lang po ngayon at saka paulit-ulit yung sinasabi ng servant leader po. Tuloy na tuloy po mamaya ang gawain ng Panginoon. Po, alas 3 ng hapon. Mula kay Sister Erlinda. Ayan, Sister Erlinda. Brother Rex, yung binasa natin kanina, no? Yung panakaninang binasa niya yung kanyang tinitinday longganisa. Ayan. At si Sister Maribeth Larona, Sister Erlinda Rivera, yung son. Sabi niya, gandang buhay po, Brother Rex. Nakikinig po siya. Happy listening and happy viewing sa inyong lahat. Ano? Sister Rosario Rosal pala, si yung nanay ni Brother Dami. Ayan, kasi doon sa messenger kasi Rosal ang nalalagay yan. Pag hindi mo binyo yung kanilang ano profile ay hindi lumalabas yung kanilang complete name, ano? Si Sister Carmen Jetta Jube Austria. Ayan, nakikinig pa po. Sabi niya ngayon sa iyo radio, good morning.
at si Veranda Antonio. Happy viewing po sa inyo lahat. And happy listening din po ang viewing si Brother Michael Martin and family at Sister Bel Marcos, the Tony Turingan at si March Carol Pagilinan. Kasama na rin po si Brother Roddy and Olive sa Panda and family, si Joanna Marie at Sister Diana Misto Damian. Ano nag-text sa atin kanina? System, mga kapatid. And happy viewing to all and happy listening here in DWXI Broadcast. Ito po ang meditative song ni God, Brother Rex America. At natapos na po tayo sa broadcast natin na tayo po ay dadako na sa ating panghuling panalangin. Sa lahat po ng mga nag-text sa atin, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, kayo po ay kasama ko sa panalangin. Brother Mike Z. Villarde ay alas 5 ng hapon at meron po tayong mapapanood na virtual greetings from the preachers, mga kapatid. Ang ating pong MC ang Unicode, si Brother Rex America. Ang mas presider po natin sa Reverend Father Edward Galora, formator of Disciples of Hope Community in Purview, Quezon City. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. O Diyos na makapagaling, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan at sa iyong pagpalain mo po ang pamilyang ito ng aming servant leader. At Diyos, patuloy mong gamitin ang servant leader sa kapanahunan at ang kanyang kahilingang 120 years old. Lord God, we claim in the name of Jesus because in you nothing is impossible. Panginoon, pagpalain niyo rin po ang aming head of education, Brother Ray Vargas, ang kanyang buong pamilya, aming pong administrator, Brother Jotan Yahora, at lahat po ng mga elders, disciples, at lahat po ng mga workers sa iyong vineyard, O Lord God, pagpalain mo ang aking pamilya, Mercas Family, kasama po ang aming technicians, Sister Nery Canyarita, at lahat-lahat ng aming mga kapatid. Salamat po sa biyayang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Sa pamagitan po ng himig tutuin na papahigan, at samantala pong nagpapaalam muli sa inyong lahat ang inyong kaibigan, kapatid sa pananampalataya. Ito po si Brother Rex America, lagi nagsasabi sa inyong lahat, if God is for us, who can be against us? And just commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. And remember, more power, more blessing. Sister Nery Canyelita sa ating pong technical side. At tatabayan po natin susunod na palatuntunan ang Daily Bread Saturday Morning Edition sa pamamuna po ng ating mga kapatid, si Brother Rod Banyares at si Brother Ray Bravo, mga kapatid.
Maraming salamat. God bless us all. Amen and amen.